Pumuestas mga idol, sa wakas at natauhan na rin ng coach ning Los Angeles Lakers na si Darvin Ham dahil ginawa na niyang main unit or starting five itong third scorer ng Lakers na si Austin Reaves na nag-a-average ngayon ng 15 points sa season na ito. Kalaban nila ang ikaapat na malakas na team ng Eastern Conference na Miami Heat na may dalawang championship players na si Kevin Love at Kyle Lowry. Despite sa dissenting performance ni Austin Reaves kanina, with 24 points, 5 rebounds at may 8 assists, ay siya namang pagbagsak ng performance ni LeBron James na parang wala sa kondisyon kung maglaro. Si King LBJ ay nakapagtala lang ng 12 points, 6 rebounds at 9 assists, 6 out of 18 sa field at walang naipasok kahit isa sa 6 na attempts sa 3-point lane. Ito na yata ang pinakapangit na performance ni LeBron so far. Pero I'm sure magbabago ang lahat ng ito kapag nakapag-trade na sila. Di din natin ma-underestimate ang kayang ma-afford ng Lakers sa trade list since mayaman ang kupunan na ito. Katulad nung last season na up and down din ang sitwasyon nila sa pagsisimula. Pero nung nakapag-trade na sila ay nagawa nilang makapasok sa playoffs. Yun yung panahon na nakuha nila si D'Angelo Russell at Vanderbilt at naging epektibo pa sila nun para sa Los Angeles. Si Anthony Davis naman, which is napaka-deserving manalo ng MVP award this season, ay nakapag-record kanina ng double-double performance, another 29 points, 17 rebounds at 6 assists. Despite sa 25 points per game ni Davis this season, ay tila nasuki na sila ng pagkatalo. Ano ba talaga ang kulang sa Lakers? Bakit palagi na lang silang natatalo? Tulad nga kanina na tinalo sila ng Miami Heat na wala ang kanilang superstar na si Jimmy Butler. Ang worst pa dito ay natalo ang LA sa kanilang home court pa mismo. 8 players sa Miami ang nakapag-record ng double digits, 5 sa starters at 3 sa bench. 21 points kay Tyler Hero na siyang leading scorer sa Heat. Sinundan ni Hakes Jr., ang veteranong rookie, with 16 points. 15 points naman kay Nikola Jovic at Bam Adebayo. At 10 points para kay former All-Star Kyle Lowry. Sa ibang reports, kulang daw ng legit na backup center ang Lakers ngayon kung bakit inconsistent sila this season. Yung sentro na hindi namumuntos at nakafocus sa depensa at rebounds, yung kailangan daw nila. Dalawang pangalan na lumabas na dapat makuha ng Lakers ngayon. Unang-una ay si Andre Drummond ng Chicago Bulls. Ang 2-time All-Star nito at 4-time rebounding champ ay nag-a-average ngayon ng 8 rebounds, 7 points at 1.2 steals per game. Sa kanyang recent game ay nakapagtala ito ng 24 points at 25 rebounds against the Hawks at 15 points with 23 rebounds naman kontra Philadelphia 76ers noong linggo. Pangalawang players na makakatulong daw sa center position ng Lakers ay si Jakob Poeltl. Sa 32 games ni Poeltl sa Raptors ay nag-a-average ito ng 10 points per game, 8.2 rebounds at 2.4 assists at 1.2 blocks per game. Katulad din siya ni Drummond na nag-a-average ng 8 rebounds per game na siguradong magpapasolidify sa daanan ng Lakers papuntang top seeds. Yung dalawang backup center ng Lakers ngayon na sina Jackson Hayes at Christian Wood ay medyo malambot pa sa ilalim. Since si Wood ay 50-50 ang type nito, hindi siya pure pang ilalim since nasa ibabaw ang laruan nito minsan sa 3-point area. Si Jackson Hayes naman ay obvious na hindi pa hinog ang batang ito. Medyo na-overpower pa siya sa ilalim since 23 years old pa nga lang ito at kulang na kulang pa ang experience. Hindi katulad ni Andre Drummond na hinog na at 12 years na sa eksena at si Jakob Poeltl na isang starting 5 caliber player at malakas ang pangangatawan, perfect sa ilalim para sa Lakers. Ano masasabi niyo dito mga idol? Mag-comment lamang kayo sa ibaba ng video kung may mga opinion man kayo at babasahin natin yan.